abang-abang tayo mga tol kung anong mangyayari sa rap game. Abangan natin ang susunod na kabanata at abangan natin kung anong mangyayari mga tol pagkatapos ng pandemya. Hey yo guys, what's up? Welcome back to WreckognyzTV, another episode of song reaction slash review video. Ngayon ay papakinggan natin ang bagong kanta ni WANGBU, PEDRONG, BUNGO at Tagakatay na pinabagatang Bilisan Mo Tumakbo. So ayun mga tol, pangatlo sa hinahabol nating mga gagawa natin ng reaction at pagkusuring na kanta mga tol. So bago natin umpisan, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa WreckognyzTV, sa lahat ng nanonood, lalong-lalo na sa mga subscribers at kung di ka pa subscribe, please do subscribe. Malaking bagay sa akin yan sa content creator para tuloy-tuloy yung paggawa natin ng mga ganitong klaseng video. Okay, so huwag na natin patagalin mga tol. Umpisa na natin. Pakinggan natin para malaman natin ang nilalaman ng kanta ni WANGBU, PEDRONG, BUNGO at Tagakatay na pinabagatang Bilisan Mo Tumakbo. Let's go! Tanga na mga tol. So si Billy Cruz ang titirahin dito. Malamang sa malamang. Alamang! Ng mga tol, no? Nagrarambulan yung background, tol. May nagrarambulan sa background. Ka ito sa ulo pag tayo ay nagtagpo. Sigurado kung basag ang mga bote na dadapo. Sa iyong pagmumuka at tatakbong humahapo. Habang mga tinga umuulan papalayo. Huwag kang magkakamali, tumambay sa inyong pinto. Baka magilit ang kanakutsilyo ang ipapamako. Sa iyong lalamunan bubula mga dugo. Mula sa palabibigan luluwa iyong bungo. Tataniman na molito para magkasabog-sabog. Ang laman mo at tatay gagawin durog-durog. At wala nang awa-awa katawan sunog-sunog. Bubuhusan gasolina habang ulo ay lubog. Wasa drum na puro bubog na binuburda likod. Gamit lamang ay barena na pambutas rin ng tuhod. Ng mga walang respeto lalo na doon sa hari. Mga putang ina nyo lalaslasin namin ng labi. Tangin na mga tol. Horrorcore ulit, horrorcore mga tol. Sa palagay ko tuwing kasama si Tagakatay sa isang kanta mga tol, kumbaga parang ano yan, isipin na natin kaagad na horrorcore mga tol. So yun, yung verso ni WANGBU mga tol, kumbaga may halong pagbabanta, tapos may halong imaginary na mga bara ulit mga tol. Kumbaga parang sinasabi niya rito kung ano yung mga gusto niyang gawin sa pinapatungkulan niya mga tol, which is yun nga mga tol. Hindi maganda yung gusto niyang gawin. Kumbaga parang patayan, patay kung patay mga tol. Parang ganun yung laman ng mga bara mga tol. Tuloy lang natin. Planang pabibuhan at pabida nyo palagi. Pag nagkaharap-harap, ulo nyo ang mahahate. Tangina nyo muli, ingat lang sa Tagakatay. Baka wala kang ulo pag binurol ka sa lamay. Kaya sa mga fans nyo ngayon kaway-kaway. Dahil di kami pang flip, tapatay to kung patay. Pag kayo ay naabutan, libre na namin ang hukay. Tangina mga tol, no? Talagang kumbaga may mga imaginary na mga bara si WANGBU mga tol, pero hinahaluan niya ng real talk mga tol, na kumbaga parang pag nagkita-kita tayo, hindi kami pang flip top, hindi kami pang labanan ng mga talastasan mga tol, kumbaga iba yung labanan namin, tangina pang tunay na buhay, kumbaga parang yun yung banta dito ni WANGBU mga tol. Tangina, tuloy lang natin. Una, ako tangina mikropulo, at sa akin iabot ang tangina martilyo tako. PEDRONG, BUNGO. Walang respeto na sa talk shit lamang kasmala. Pero nung pumutok ang appendix sa FBA paawa. Panekuhan ang simpadya pero advance na lapida. Ang sa kanya itinugon ng mga kabalwarte niya. At ang airpad nung parat papaupuin ko sa itak. At pag ginulang pa M16 niya ang isa salpa. Ano buhay ka ba? Teka meron pang isa. Taga deliver ng kamadis na ang piling kasmala. Pero mamalasin ka crown one pag na-trace kita. Ipapangat ko at ihigis sa payat mong wangkata. Ayun mga tol, no? So direkta talaga ni PEDRONG, BUNGO dito mga tol, pinangalanan niya si Billy Cruz tapos dinamay pa yung tatay, di ba mga tol? Kumbaga imaginary bars yung gustong gawin ni PEDRONG, BUNGO mga tol. Kumbaga parang ito yung
gusto kong gawin sa inyong dalawang mag-ama, parang ganun yung sinasabi din ni Pedrong Bungo mga tol. Eh. Kumbaga parang ito yung nasa isip niya na gagawin niya doon sa dalawa. Tapos at the same time, hinahaluan niya rin ng real talk yung mga imaginary bars niya mga tol, di ba? So yan nga yung sinasabi ko mga tol, kasi nakikita ko rin kasi yung mga post nito ni Billy Cruz. Eh. Nakikita ko rin yung mga sinasabi niya, mga komento niya, tapos di ba yung mga ginagawa niyang kanta mga tol, di ba? Kasi di ba parang laging sinasabi ni Billy Cruz na may mga tropa rin siya sa Dongalo Records mga tol, di ba? Pero the way na bastusin niya or imak niya yung King of Tagalog rap, di ba? Yung hari ng Tagalog rap which is si King AE. Tapos yung mga ibang miyembro, actually Dongalo Records as a whole mga tol, kung babuyin or gaguhin ni Billy yan pagdating sa mga post niya or sa mga kanta niya mga tol, di ba? Nagtataka ako kung bakit tinuturing pa rin siyang kaibigan ng mga sinasabi niya na kaibigan niya sa loob ng kampo ng Dongalo Records mga tol. So siguro kung isa ako sa member ng Dongalo Records, magiging issue para sa akin yan na kunyari may kamiyembro ako tapos alam ko na tropa nito si Billy Cruz, parang tangay na, kwe-questioning ko to mga tol. Eh. Kwe-questioning ko yung loyalty nito mga tol. Kasi para sa akin, foul na yun mga tol eh, yung ginagawa ni Billy Cruz. Kasi kunyari ako, sa isang grupo, may kaaway ako dun. Pero may mga tropa rin ako dun. Tangay na, hindi ko bababuyin yung grupo na yun as a whole group mga tol. Kasi kasama dun yung tropa na nirerespeto ko eh, di ba? Kumbaga, bababuyin ko specifically yung tao na bababuyin ko. Pero hindi ko bababuyin yung mismong grupo. Kasi yun nga, pag binaboy ko yung mismong grupo, parang binaboy ko na rin yung kaibigan ko na under nung grupo na yun, di ba? So yun lang yung opinion ko dun mga tol, pagdating sa mga banat ni Billy Cruz sa Dongalo Records, tapos parang ipagmamalaki niya or ipagsisigawan niya na may tropa siya na Dongalo Records mga tol. Kaya ako ha, hindi naman sa nanggagatong or kung ano man, pero para sa akin, ka-question yung loyalty ng mga tropa ni Billy Cruz mga tol. Tuloy lang natin. Tama na kayong poking inang hipokrito, sige sakyan nyo ang Tagakatay na ba? Pedrong Bungo pa rin yata. Di ako shi at mas lalong hindi ako snitch, hindi ako sweet galawang bitch, yeah. Pati pa na after break. So yun nga mga tol, diba? Kasi parang lalabas ka lang din na snitch kasi talaga eh, kung may mga tropa ka nakalaban ng Dongalo Records eh, diba? Lalo na kung yung mismong tropa mong yun ay talagang full force na binabangga yung Dongalo Records. Kumbaga parang buong pwersang ginagago o binababoy yung grupo, di ba? Ito mga tol, para sa akin lang yan. Ha? Ano ko lang yan, komento at opinion ko lang yan. Pero syempre, hindi naman tayo pare-pareho ng pananaw sa buhay. Hindi naman tayo pare-pareho ng mga opinion at paniniwala, di ba? So ito lang yung sa akin mga tol, ito lang yung sa akin. Nagtataka talaga ako mga tol, bakit yung mga Memorandum Dongalo Records na kumbaga parang related or tropa nila si Billy Cruz, eh parang walang ginagawa tol. Kumbaga parang ni kausapin man lang yung magkabilang panig, di ba? Or basta parang kahit pa paano eh, maresolba or mababawasan yung init, di ba? Kasi si Billy Cruz, nakikita ko yung mga banat niya mga tol, eh, di ba? Kasi magaling nga sa asaran sa Billy Cruz eh. Ako na mismo nagkasabi mga tol, magaling sa asaran si Billy Cruz. Nababasa ko yung mga post niya, nababasa ko yung mga comments niya. Pero napansin ko sa kanya, umiiwas siya sa mga magagaling din mang basag mga tol. Kumbaga parang hindi niya sinasagot. Sinasagot niya yung mga kayang-kaya niyang babuhin eh, or gaguhin sa comment eh. Pero may mga nakikita ko na nakakalaban sa kanya or nakakasagot sa mga pagdating sa gaguhan sa social media. Kumbaga keyboard warrior sa keyboard warrior mga tol eh. Kasi para sa akin parang keyboard warrior din to si Billy Cruz eh. Kasi makikita mo naman sa mga post niya eh, tsaka sa mga comments niya eh, galawan ng keyboard warrior yun mga tol eh. Pero yun nga, ang pinakapunto ko dito mga tol is yung the way na gaguhin o babuhin ni Billy Cruz ang Dongalo Records mga tol. Eh parang wala siyang tropa sa loob ng kampo mga tol. Kasi parang ginagago mo na rin yung tropa mong yun eh. Para sa akin lang yun mga tol. Tuloy lang natin. Inanyo sa lahat ng makulit, kung humihinga ka pa, nagbigti ka pa ulit. Tagakatay na. Di ako nagbibiro, aril toko at masakit. Kung hindi nyo masigmura, eh di huwag ka makinig. Kaya dapat matuto ka, huwag ka mamumuna sa mga nauna. Rumespeto ka, yan dapat ang mauna. Kung hindi ka re-respeto, huwag magpapakalayo. Kapag na-tsempuhan kita, mauubusan ka ng dugo. Ang malas mo kapag ang landas natin nagtagpo. Daig mo baka kandidato sa bilis mo sa pagtakbo. Putang ina mo kapag nahuli kita, walang pasensya. Kahit OG ka pa, makakasakay ka sa loob ng ambulansya. Sa akin pa bakla, huwag kang patawa.
tawa-tawa. Yeah. Lamunin mo kanta ko, saksak mo sa pugin ng iyong asawa. Ang titibay nyo naman kung sakin di kayo takot. Sa lubungan sa street, huwag kang mag-over the bakot. Palaso sa inyo kapag hindi kayo nagtigil. Baka ipukpuko sa ulo mo yung daladala mo na barel. Walang-wala kayong mga bilang, yan ang lagi nyong iisipin. Magbilangan na lang kayo ng mumumugin nyo ng ibin. Kaya takbo, 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 takina mo takbo. Kapag naabutan kita, malamang butas ang iyong bungo. Kaya tumapet sa pek kung ayaw mo ditong madamay. Huwag nyo kong susubukan kung ayaw nyo na makatay. Tangin ang mga tol, no? Ang lupit talaga ni Tagakatay bumanat, mga tol. Tsaka kumbaga, parang alam mo ha, pangalawang beses ko palang marinig si Tagakatay or pangalawang kanta pa lang to na narinig ko kay Tagakatay. Pero kumbaga, makikitaan na agad natin ng trademark si Tagakatay. Makikitaan na agad natin siya ng identity, mga tol. Kumbaga, kunyari, marinig ko lang tong gantong klase ng kanta. Kahit hindi itong kantang to ha, kunyari yung the way ng pag-arap niya. At tsaka yung mga kung paano niya sabihin yung mensahe niya or paano niya gawin yung mensahe niya, mga tol. Kumbaga, parang obvious na, ay puta si Tagakatay ito. Tapos yun, napansin ko rito, mga tol, yung mga banta niya, yung mga pagbabanta niya sa kanta, mga tol, parang hindi na horrorcore, mga tol, parang real talk na. Parang real talk na, mga tol. Although, syempre, since kanta lang to, so horrorcore pa rin, di ba? Horrorcore pa rin. Pero yun nga, parang nagbabanta na siya dito, mga tol, na hindi lang to kantahan, pwede tong dalhin sa streets. Parang yun na yung pinakabanta dito ni Tagakatay, mga tol. Kasi di ba, recently, puro distrakan lang talaga, mga tol, di ba? Or personalan sa kanta, ganun. Pero yung parang banta dito ni Tagakatay sa verso niya dito, mga tol, is parang dadali niya sa streets, mga tol. Kumbaga yung pagbabanta niya kay Billy, pwede niyang dalhin sa streets kapag nakita niya ito sa daan or pag nagkasalubong sila ng landas, mga tol. Pero yun nga ang tanong, sino kaya ito si Tagakatay, mga tol, no? Maraming mga nagsasabi kung sino si Tagakatay. May mga isa, dalawa o tatlong tao sila na tinutukoy na baka daw si Tagakatay. Pero yun, abang-abanggang lang tayo kung sino talaga ito si Tagakatay. Kasi feeling ko, hindi rin basta-basta itong si Tagakatay, mga tol. Feeling ko, itong si Tagakatay, feeling ko may pangalan to sa streets, mga tol. So, tapusin lang natin, mga tol. Patapos na yung kanta. Tapos yun nga, mga tol, di ba? Tangin, ang lupit din ng beat talaga, mga tol. Kasi yung beat pang horrorcore talaga eh. Kumbaga parang may gagawin talagang hindi maganda yung style ng beat. Kumbaga sa palabas nga, di ba? Kapag may mga eksena na papatay na ng tao, mga ganun, di ba? Parang ganun yung tunog, suspense. So ganun yung style ng beat. So sa palagay ko, ito na yung magiging trademark or identity ni Tagakatay moving forward to being maglalabas siya ng kanta, mga tol. So yun, ayos yung kanta, tol. Okay, bilisan mo tumakbo. Kumbaga, horrorcore, puro imaginary bars na may halong real talk. Yun yung tema ng kanta, mga tol. So, tangin na, bilisan mo tumakbo. So, abang-abang tayo, mga tol, kung anong mangyayari sa rap game. Abangan natin ang susunod na kabanata. At abangan natin kung anong mangyayari, mga tol, pagkatapos ng pandemya. Tangin na, kasi dyan magkakaalaman, mga tol, eh. Diyan magkakaalaman kung sino talaga yung mga matatapang, yung mga tunay na matatapang, yung mga nagpapakita ng tapang sa internet, yung mga nagpapakita ng tapang sa social media, yung mga nagpapakita ng tapang sa kanta. So malalaman natin yung mga yan, mga tol, kung kaya nilang bitbitin yung bayag nila pag nagkita-kita na sila ng personal. So ayun, mga tol, so hanggang dito na lang. Maraming salamat sa lahat ng nanood mula umpisa hanggang sa huli. Kagaya ng dati, kita-kits sa next video. My name is Wreckognyz. Peace out!